Hey, what's up everyone? This is Andrew. So, ngayong araw po, gagawa po tayo ng isa po nating room tour doon po sa ating previous video. Ayan, medyo may mga humihiling po ng room tour, so atin po silang pagbibigyan. So, gusto ko lang po magpasalamat sa ating pong partner, sa ating pong kaibigan ng Inco Tools Philippines po. At hindi po magiging successful ang ating pong mga videos kung hindi po dahil sa tulong po nila. Ayan, so maraming salamat po Inco. So, sa mga hindi pa po nakakabili ng Inco, please, napakaganda po at napakasulit po na equipments. Kung nagpaplano po kayo na gumawa ng isang DIY at wala pa po kayong mga tools, please visit po ang kanila pong mga store. Marami po all around the Philippines po ang kanila pong store. At ilalagay ko rin po yung kanila pong Facebook page dito po sa aking pong description sa baba para po ma-check nyo. Siyempre po, pakilike na rin po. Sa tulong po ninyo, marami pa po tayong magagawa yan, ng mga DIY in future po sa tulong din po ninyo at sa tulong po ninyo po. Maraming salamat po. So, ano pa nga po bang hinihintay natin? Mag-start na po tayo ng ating pong room tour dahil alam ko po na excited na po kayo. So, samahan niyo na po ako. Let's go! So, eto na. Pasok na tayo, no? So guys, nandito na tayo ngayon sa kwarto, no? So, bigyan ko ngayon isang maiksing room tour lang. Alam ko marami rin kayong mga questions or mga tanong na gusto ninyong malaman or malaman yung sagot. So, ito na rin yung pagkakataon natin na sumagot dun sa mga katanungan ninyo, no? Pero, sa ngayon, isa-isayin muna natin yung mga ginawa natin dito, no? Sa mga nagtatanong, no, kung ano yung ginamit kong bed frame, gumamit ako ng 2x4x8 na bed frame. So, kindray lang siya, no, yung regular na kahoy. Gumamit ako ng 6 na perasong 2x4x8. So, ito nga pala, detachable itong hagdanan na nilagay natin. So, yan. So, may option kayo kung pwedeng, kung ayaw nyo ilagay muna, kung medyo nasisikipan kayo, meron kayong option na tanggalin o ibalik. So, ginawa ko ito detachable, at least pwede rin ilipat-lipat from that side to this side, pwede rin naman siya. Naglagay nga rin pala ako ng pillars dito. So, bali, dalawang pillars yung nilagay ko, dalawang poste, para mas sigurado tayo na matibay. So, this can hold at least 200 pounds. Maraming nagtatanong sa inyo, paano kung hindi concrete, paano kung kahoy lang yung pader na pagdidikitan? Well, actually, pwede pa rin. Yan. Katulad nito, ginawa ko siya, nilagyan ko lang din siya ng poste dito para suporta. Well, actually, kung mapapansin niyo yung ginawa ko dito dun sa previous na video natin, naglagay ako ng ano, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bali 9 na expansion bolt yung nilagay ko dito. Actually, ito kita pa nga yung isa. Mas maraming expansion bolt na ilalagay mo, mas syempre mas safe siya, mas marami, mas maganda. Yung mga previous ko na mga DIY loft bed, plain lang yung ano niya, yung taas niya, wala siyang ceiling. So ito, naglagay ako ng ceiling para at least mas maganda siya tingnan, presentable, medyo mas professional. Naglagay din ako ng dalawang pin light kabilaan natin siyang patayin. Naglagay din ako ng switch. Mapapansin ninyo, naglagay ako ng switch dito. Bale, ito yung switch ng pin light. Yan. Click mo lang. Etong ilaw na to, nung ginawa ko lang din to. Etong nano leaf lampshade. Lalagay ko na lang din yung description sa baba. Kung yung mga may gustong gumawa, yan. Diniyay ko lang din siya. Kung paano ko ginawa, lalagay ko na lang din yung description sa baba. Or dito, ipipin ko na lang din sa taas. No? Sa LED strip, gumamit ako ng 5 LED strip na 5 meters. Tapos, gumamit din ako dito ng tigbo 1 meter or 12 inches na LED strip na bibili rin sa Lazada. Ilalagay ko na lang din yung link nila sa baba. Hindi po ito sponsor, ah. Yan. Gumamit ako ng ilaw na ganito, Omni. Yan.
isang green, isang blue. Meron din siyang red. Nabibili ko sa Wilcon. Sa Wilcon Hardware. It costs around 399 ng isang peraso. So, kung mapapansin ninyo, ayan yung kulay niya. Mas maganda. Mas vibrant kasi yung kulay eh. So, kung napapansin ninyo, no, nandito ako ngayon sa taas ng loft bed. Napapansin na rin ninyo yung clearance ng ceiling dito sa ulo ko, medyo malaki pa. Kahit umupo ako, kahit tumayo pa, pwede pa rin. Medyo mas malapad kasi itong frame kumpara dito sa bed para at least medyo mas makakagalaw ka pa, medyo mas maayos. Kumbaga, hindi ka ganun mahuhulog, di ba? Pwede ka pa maglagay ng side table dito sa gilid. Well, actually, ito medyo malapad pa ito eh. So, meron pa akong one at least 12 inches from here. Yan, sa gilid. So, pwede ka pa maglagay ng... Yan, pwede ka pa maglagay ng lamesa dito or ng table. Yan, yun kasi yung purpose ko dito. So, dito, naglagay ako ng... nilagyan ko ng kulay pula. Yan, pampatanggal lang ng ano, ng pampakontrast lang. Yan, tapos nilagay ko lang din yung TV dito. Yan, tapos ilaw sa likod ng TV para at least medyo presentable. Ayun, sa mga nagtatanong no kung anong kulay yung ginamit ko dito sa pader, legendary blue po ang kulay niya from Davies. So Wilcon tipon lang din yan, pinahalo ko lang din. Itong combi blind na to, itong Korean blinds na to, nabili ko lang din to sa Shopee. 520 yata siya, I'm not sure, pero lalagay ko na lang din sa description box sa mga gustong bumili rin ng combi blinds or Korean blinds doon sa Shopee, meron siya, available siya. Yan, madali lang ikabit yan, sobra, napakasimple lang ikabit. Dito sa frame na to, no, meron kasi itong lumang frame eh, nabasag yung salamin. Kinuha ko lang mismo yung frame, tapos ito, nagpa-print lang ako nito. Yan. Actually, tarpaulin lang yan, may 180 pesos lang yan, yan lang din sa may kanto sa labas. So, dito nga pala no, sa aking lamesa, tsaka dito sa ating mga estante, sa mga table, sa mga drawers, or sa mga estante, gumagamit lang din ako kung napapansin niyo din sa aking mga videos. Ginagamit ko lang ito, mga scrap woods ko lang yan, yung mga natirang mga plywood, yan, para at least medyo mas makatipid, mas makales. Well, actually, kung tutusin, gumamit ako dito, dalawang 3/4 plywood lang siya. Tsaka isang 1/2. Marine plywood po yun na yung ginagamit ko. Sa mga nagtatanong po no, kung ano yung spec ng computer ko na ginagamit. Well, itong monitor na to is AOC. Yan, 144Hz. Ito namang kabila is Asus with 60Hz lang siya. Mas mabilis kasi ito eh, yung itong isa. Kaya itong main ang ginagamit ko. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating gaming key, MK61 na keyboard na ayan. Sa mga hindi pa po nakapanood ng review, itong Nvidia G Pro. Ayan. Super light to, napakagaan. Ang ganda, sobra. Ayan. Sa mga nagtatanong kung magkano ito, 7,000. Ayan. Ito pong G Pro. So sa CPU po, no, ang gamit po nating CPU ay MSI Bazooka 16GB RAM. So ayun po, no, simple lang naman din yung aking computer gamit, pang gaming lang din naman siya. Yan. Gamit lang din ang, mas madalas kasi gumagamit yan yung anak ko talaga, si Ash. Yun, so guys, maraming salamat po sa inyo, no, sa inyo pong panonood, sa inyo pong binigay ng oras sa akin. Sana po nagustuhan niyo po yung akin pong ginawa na room tour. At maraming salamat po sa inyo. At sa uulitin po, marami pa po tayong gagawin mga ganyang mga content. Yun, so binabati ko nga po pala muna akin pong mga kasamahan po sa trabaho. Ayan, sila Kim Yanga, ang aking pong mga boss na sila Sir Francis Gutierrez, Sir Ding Gutierrez, Ma'am Diane Gutierrez, Ma'am Cynthia Tan, at sa mga bumubuo po ng 5-star marine services po. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo sa suporta niyo po sa aming lahat na inyong mga crew. And I wanted to take this opportunity to greet all the staff of Sea Chefs and crew of
Phoenix Ryzen GMBH bone. Yon. So I'll see you soon, guys. Hopefully, let's cross our fingers. Yan. Thank you for everything, guys. Yan. Binabati ko nga rin po pala ang aking pumakasama sa YouTube, si Pintura Republic. Yan. Kung naghahanap po kayo ng mga content tungkol po sa mga oil paintings at sa mga DIY po, yan, gumagawa rin po siya ng DIY, Pintura Republic. At kung naghahanap naman po kayo ng mga motovlogs, yan, yung isa naman po, si Marvin Chua, motovlog, yan. Subscribe niyo po sila at hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat po sa inyo. Yan, again, sa mga bago po dito, kung kayo po ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will be notified every time I upload a new video. Don't forget also to like my video, yan, para po sa aking algorithm yun. Maraming salamat po again sa inyong lahat. This is Sailing Drew. Ciao ragazzi. Ciao Bella. Till next time. Ayos. Subscribe.